Yay, glory to God. So I'm very happy to be with you tonight and with the Maborangs and Sheila May Mamba. Kilala ko kayo. Maliliit pa kayo nun, lalo si Professor John Paul. Oh, maalala ko, I think he was just in elementary back then. And also with the Bukel family, I miss you, especially Pastor Bukel. Thank you so much for your continuous faithfulness in the Lord. Diyan sa Lanna. And diyan ba kayo sa church building ngayon? Sa church ba yan? Ang ganda. Nakapintura na rin. So praise God. And with Sister Jaisel, diyan sa Piat. Yang Our Lady of Piat yan. Diyan sa Piat. Ayan. So regards kay Pastor Frank. And then hello din kaila Sister Malano at kay Sister Ronaline, Sister Lorena, kay ayun, ang ganda ng hair. Talaga lang. Regards din kaila ate nyo at kanyang husband. Ha? At lalo na kay Enzo, namimiss ko yung batang yun. Siguro matangkad na rin. And then with your parents, Brad Roland and Sister Aileen. So syempre sa panahon na pandemic, hindi ako makauwi, so I'm not with you at the moment, but praise be to God sa ating technology, the availability, tayo nagkita-kita. And thank you, Pastor, Preacher Daniel Alayban. Yan. Keep on preaching, kapatid. At kami ay proud na kayo ay may conviction to preach the word and to share God's word. And also, Preacher Matthew Barazona, ito ay isang kasama natin manggagawa, taga Cavite. Siya ay kaibigan natin through Pastor Joshua Pagad. Sila ay mga music instructor pag music camp. So kasama din la sila Brother Eman Padayuma, nagtuturo yan ng music. So maganda magkaroon din tayo sometime ng music devotion or lesson. And then kay Sister Aideen, thank you for being with us tonight, or I don't know what time it is dyan sa yung lugar, but a very nice picture. And also Sister Doc, kailangan ko na magpa-dentist pero malayo ka. Doc Pearl and Brad Jenner, oh, thank you. I think Brad Jenner nag-study sa Mountain View, tama? Yes. Yes, sir. Amen. Praise God for that. And, you know, ngayong gabi, very short devotion lang. Marinig niyo ako? Okay, can you hear me? Good. So, very short devotion lang. We won't be long. We are here to be equipped by God's word. Ano? Kaya ngayong life verse ko, I have been young and now I'm old. Hindi talaga mapagkakaila na tumatanda ang tao. Ito nga, gumagamit na ako ng salamin para ingatan yung mata ko. Wala pa naman grado, pero ito'y pag-iingat sa mata para makapagbasa pa tayo ng Word of God. Because the Word of God is the one that will equip us. No? Right. Okay pa ba yung audio ko? Okay pa. Okay. Nawala yung camera. Okay, yan. Meron ata akong ibang kasama dito, wala akong ginagalaw, biglang nawala yung camera. Ano, and I pray it is the Holy Spirit. Malapit pa naman ang araw ng mga patay. Biro lang. Biro lang. Oh, we do not believe in those spirits ng ibang tao, but we believe that there are evil spirits, but we have the conviction that we have the Holy Spirit of God because we have accepted Jesus Christ by faith because He is our Savior. So that is why we are being equipped right now. Tayo ay merong Word of God para tayo maging malakas spiritually. Because this time of pandemic, kaya nga marami yung tao nakakausap for soul winning. And this is the time and opportunity para ma-uplift ang spiritual life ng tao. Kasi ang tao, ang perception lang, ang kanilang kaalaman lang ay pandemya. Mamatay na, wala na. And many people here spent millions. Nalaman natin may mga tao gumastos para lang mabuhay. Pero tayo, ano ang ating ambag para ang tao magkaroon ng buhay na walang hanggan? We should be the channels. Okay? Now, as young people, hopefully, young pa rin ako.
But I consider myself now, sabi na nga ng life verse ko, I have been young and now I am old, yet I have not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Yan po ang challenge sa atin mga kapatid. Never tayong papabayaan ng Panginoon. Ano, may mga anak na ako, pero yung mga anak ko hindi pulubi, hindi sila nanghihingi ng tinapay. Kasi meron silang Lolo Billy na nagmamahal. Ayan. Thank you kay Pastor Billy Legacy, aking tatay. And many things that I've learned from my father, my pastor father. Pastor ko siya at tatay ko siya. Na iyon ay na-apply ko ngayon. This past week, I've been busy. I've been preaching sa mga birthdays, sa mga patay. 4 nights ako nag-preach sa patay. And all of those, I was not able to do kung wala yung ating mahal na pastor, Pastor Billy Legacy, na nakita ko how he has delivered the word of God. And the same thing that we should do because we have God's word, na i-deliver natin ito. Ngayon, bilang young people, punta tayo sa Jeremiah 29. Bilang young people, siyempre, iniisip marami ting aspirations, marami ting dreams. Hindi masama. It's not bad to have dreams, aspirations, pangarap, no? But it should be according to the will of God. 29 verse 11 hanggang 13. Sabi niya dyan, makibasa kayo, ah, makibasa. Basahin ko, and please follow with me. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. And ye shall seek me and find me, when ye shall search for me with all your heart. Let us pray. Dear God, thank you that we can open your word. We thank you for the ability to read, to understand through the leading of your Holy Spirit. Thank you sa bawat isa na present ngayon. Help us, Lord, as we receive your word with gladness, with awareness, Lord, with a listening attitude. Bless us now and families that are also with us tonight. And we pray for continuous good health and protection. Thank you for your word. Equip us now in Jesus' name. Amen. So ulit, magandang gabi. Magandang gabi. So, shout out sa bawat isa. Yan. Shout out kay Brother Matt. Yan. So ngayon, mga kapatid, ano nga ba? Ito, masasabi ko sa young people, ilang beses na ginamit ito eh. Pero this one, sa aking pag-meditate, sa aking Bible reading, maantindihan nyo kung bakit ang status ko ngayon ganito. Kasi ang background ko mga kapatid, hindi lang ako anak ng pastor. Pinayagan ng Diyos na makapag-graduate ako ng criminology. Naging registered criminologist ako. Lisensyado ang criminal. Ay, hindi po. Criminologist. Hindi po criminal. Ano? Ayan po ang aking license. Criminologist. Sabi niya, hindi criminal. Dapat pwede na mag-pulis. Pwede na mag-bumbero. Ano? Nakapag-aral din ako ng education. Major ko ay English. Pagtapos din ako ng computer programming. Pero, yun ay plano ng Diyos para ako ay ma-equip. Hindi ito pinayagan ng Diyos para masunod yung gusto ko. Because the Bible said, sabi niya, for I know the thoughts that I think toward you. Yung thoughts ng Panginoon, mga kapatid. Hindi yung thoughts natin. Kaya huwag tayo ma-frustrate. I don't know, I've came to the point na frustrated ako na mas capable, mas credible, mas deserving ako kaysa sa mga nakakapasok sa mga batch na ina-applyan ko sa PNP, sa BFP. But, that is not God's plan for me. And truly, the Lord has been showing me that I should be the one to stand in the gap to preach the word. Okay? And the same thing with you Christians, young people. God will use those. Alam nyo, nagagamit ito, itong license ko ng criminologist. Marami akong nasera na nag-aaral sa criminology dito. At may mga young people akong hinahandle dito,
criminologist. And pumupunta ako sa mga baryo, sa mga tao, when I show this, this is the blessing of the Lord that I can use this to have people listen to a professional. Okay? So, bilang yung people, mag-aral kayo mabuti. Binigyan kayo ng Panginoon pagkakataon, binigyan kayo ng Panginoon ng magandang pag-iisip, binigyan kayo ng Panginoon ng lakas, gamitin yan para sa Panginoon. At yan ay binigay sa inyo na may pagkakataon kayo mag-aral, lalo na yung mga nagmo-modules, ha? Huwag kayong papatay-patay dahil madali na lang magkaroon ng tulog-tulog session pag nagmo-module. I-off mo yung camera, tulog ka na. Pwede na yun. Ay, tawa si Aiden, no? But kidding aside, no, ang sabi dito is the plan of the Lord. Okay, so letter P, tatlong P ito, tatlong P ang lesson natin ngayong gabi. So number one is God's plan for you. May mga frustrations, may mga mistakes, or may mga pangarap tayo na hindi natin naabot. At nafa-frustrate tayo. Kasi plano natin yun eh. But if you are a believer, you have the Word of God, you have the Holy Spirit to guide you, you can be confident because God has a plan for you. Kanina, nakikinig tayo sa preaching ni Pastor Billy. And truly, God's sovereignty. Hindi tayo pwedeng malungkot kung nagtitiwala tayo sa Panginoon. O lalo na yung mga kabataan ngayon, eh marurupok. Tama. O yung mga marurupok na kabataan dyan and hurt na yung feelings. Ano po? Kaya kailangan nila si Lord Jesus. Ano, Sister Precious, nangiti ka dyan, ha? Ngayon, sabi niya, God's plan for you is peace and not of evil to give you unexpected end. Kaya ako, mga plan ko sa buhay, akala ko mag-police ako, mag-work ako sa gobyerno. But why is it God is using me to teach the Word of God? Because people need the Lord, mga kapatid. Lalo na ngayon, nakita nyo, people without God, pandemya ang nasa isip, COVID ang nasa isip, problema nasa isip. They are miserable, they are devastated. Pero tayo, kahit COVID, nakakangiti, nakakasabing praise the Lord. Nakakasabi, thank you Lord, may COVID. No, meron na ba nagsabi sa inyo, thank you Lord, may COVID? Kasi pag may COVID, may ayuda. Ano? Yan, parang upidi naman kayo. Pero sabi ko nga na nag-preach ako sa funeral service, you know, God has permitted COVID to come because it is His plan for people to be awakened that they need God. That they need to call on God, that their faith should be enhanced or to be quickened. Because it is God's plan. Alam nyo, kung hindi natin tignan na God's plan itong COVID na ito, mga kapatid, magreklamo talaga tayo eh. No, pambihirang buhay naman ito, COVID. Walang pera, nawalan trabaho. No. So, dun tayo papasok sa second letter P natin. So, it is God's plan. And pag may God's plan, He has provision. That's letter P. So, tatlong P yan ngayong gabi. Ha? Dito sa makita natin, God's plan, God's provision. O, dalawang letter P na tayo. Ituloy ko sa verse 12. Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. Mga kapatid, kailan pa hindi sinagot ng Diyos ang prayer mo? When you pray, first thing that you need to make sure, sabi ng Psalms, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Always pray for confession. Pray for confession. You confess to God. Ask forgiveness because He is faithful and just to forgive us our sins. Nasa flesh pa tayo, mga kapatid. That's why we need the Word of God para hindi tayo matalo ng flesh. Okay? And so, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. There's a verse 19, but verily God had heard me. He had attended to the voice of my prayer.
Amen for that verse. Amen. Bigyan nyo ng halaga ang verse na yan because it is the only way we can communicate to God in prayer for the provision. Diba? Whatsoever ye shall ask in prayer believing, ye shall receive. So in God's plan for you, mga kabataan, God will provide. God has a provision. But punta tayo muna sa Proverbs chapter 3. Ito, lagi ko naalala si father ko, si Pastor Billy, kasi everyday, Proverbs. Wala akong palya. Everyday, Proverbs. Sabi niya sa verse 1, Proverbs 3, my son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. For length of days and long life and peace shall they add to thee. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck. Write them in the table of thy heart. So shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and man. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Yung sinasabi sa planning kanina, hindi yung plan mo eh. Trust in the Lord for what is His plan for you. Magtiwala ka sa Diyos kung anong plano niya sa'yo. Eh, hindi ko po alam yung plano niya. Then keep trusting Him. Hindi mo alam, He holds your future. Hindi mo alam, the Word of God says, do not lean to your own understanding, but you should trust in the Lord. Naintindihan ba, mga kapatid? Dahil hindi ang ating pamamaraan ang magbibigay pagpapala sa atin, kundi ang paraan ng Panginoon. Kaya sa verse 6, sabi niya, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Oh, warning sa verse 7, be not wise in thine own eyes. Fear the Lord, and depart from evil. Evil, mga kapatid. Yan ang naghihinder sa plano ng Panginoon. Ang plano ng Panginoon sa atin is thought of peace, not of evil. But if we have unconfessed sins to the Lord, we have these hindrances, we have these iniquities in our heart, then the plans of God will not materialize. Mga kapatid, bilang kabataan, alam ko marami kayong gusto mangyari sa buhay nyo. Ngunit, unahin nyo ang plano ng Panginoon. Ano ba plano ng Panginoon sa'yo? Mahalin mo siya. Maging active ka sa gawain niya. Maging supportive ka sa kanyang lingkod. Oh, that is showing God's love. And that's the plan of God for us kung bakit tayo na-save, to glorify Him. Whatsoever you do, do it heartily unto the Lord. Nag-aaral ka, do it heartily unto the Lord. May mga tao magaling mag-aral, but because they do it for themselves, pag sila'y nag-fail, frustration. Failure talaga. Kasi they didn't do it for the Lord. Kaya ikaw, kabataan, kung nag-aaral ka ngayon, mag-aral ka para kay Lord. Because the Lord will prepare you for your bright future. And He will use you greatly kapag ikaw ay nag-submit sa kanyang salita. So again, sa ating points, meron na God's plan. And yung sa plan na yan, meron provision. And number 3, tayo sa Proverbs 16. Para malaman natin yung last letter P na yan, ha? So 16 verse 1, the preparation of the heart in man and the answer of the tongue is from the Lord. Napakalinaw, the preparation. So God's plan, God's provision, and God prepares you.
God's preparation. Alam niyo mga kapatid, it will fall into places eh. It's like a puzzle, you know? It's like steps also. Na hindi ka naman pwede na pumunta sa 10th step, nasa step 1 ka pa lang. That's why you should keep following God. God will lead you. And sometimes, you will go through fire. You'll go through waters. And sabi niya, but the Lord will bring you out into a wealthy place. Akala niyo, exempted kami mga anak ng pastor na magkaroon din ng trials. Hindi. Pare-parehas tayong dumadaan sa trials. But again, even if you go through trials, you keep trusting God's plan, you keep on depending on God's provision, and you ask God's preparation. Alam nyo, marami tayong iniisip na pwedeng sabihin, kaya ko yan, pwede kong gawin yan. Pero ang tanong, ito ba ay plano ng Diyos? Has God given you the provision for it? Yung pangailangan mo. At yung pinaka-final, has God prepared you for that blessing? Prepared ka na ba ma-receive yung blessing na yan? Kaya huwag tayo magmadali. No? Let's live one day at a time. You know, sa araw na ito, I will glorify God. I will read God's word. I will do my best heartily unto the Lord. Kasi kung magiging man-pleaser ka, wala. Ay, gusto mo, lahat i-please mo. Ay, ano ka, artista? Famous ka, pwede kang mag-acting na umiiyak, pwede kang mag-acting na masaya, mag-acting ka na gusto mo siya, mag-acting ka na okay ka, pero hindi ka okay. Because you try to please the person, the expectation, you know? Huwag kayong mag-live sa expectation ng tao. Mag-live kayo sa expectation ng Bible that the Bible says that you should stand in His Word, stand in the gap, and be a channel of blessing. The Bible says that you should be always be prepared to give an answer. Diba? And that answer should come from the Lord. Ayun, sabi niya, oh, verse 1. Yan, no? The preparation of the heart in man and the answer of the tongue is from the Lord. When people say bad things about you, you say, God bless you. Masama na nga sinasabi, gusto pang pumunta ng impyerno. Kawawa naman. Magkaroon naman kayo ng habag sa kaluluwa ng tao. Amen ba? Mga kapatid, hindi tayo nabubuhay dito para sa sarili lang natin. Nabubuhay tayo dito para marami pang tao ang maligtas. Kaya nga, I remember, thank you again for the Malanot family na pagka may bisita kami, nandiyan kayo, are open to the Word of God. And you know, we pray for you always, lalo na yung mga times na mga pinagdadaanan kayo. Doon namin nakikita kami na mga nagbi-minister in the Word, we are so happy because hindi kami joke. Hindi kasi nungalingan ang Bible. Kasi yung itinuturo namin sa inyo is nagmamaterialize. Nagkakaroon ng answered prayer. Nagkakaroon ng blessing. Kung ano kami, false prophet kami, wala kayong blessing. Ang tinuturo namin sa inyo, kalokohan. Pero the Word of God is not a joke. Hindi kalokohan to, mga kapatid. That is why we need to stand by the Word of God. And that is what I've learned through the years. Bakit ang father namin, si pastor, ang pastor natin, Pastor Legacy, has given his life for the ministry. Oh, sa inyong pagmamahal sa Panginoon, meron tayong gawain sa West Alcala. Kayo, tag-iibang lugar. Hello, Kimberly! Taga saan si Kimberly? Saan, taga saan sila ba yan? So, ay, sila sa Piat o sa Enrile? Taga Manuko. Taga? Taga saan daw? Taga-tuwa po, Sir David. Oh, taga-tuwa. Okay, Pastor Jake. Yes po. Amen. Praise God for that. O, tignan nyo. We do not live for ourselves, but unto Him who died. Punta tayo ba? Mag-close tayo dyan sa verse na yan, ha? Tinuro ko rin kaninang Sunday school ito, eh. Kasi, alam nyo,
sa pag-aaral ko ng Bible at sa pakikipag salamuha ko sa mga matatalinong tao, they say psychology eh, but this is theology. Sabi nila, ito kasi yung personality ko eh. Ano? It's hard for me to adjust because this is my personality. Eh, sabi ng 2 Corinthians chapter 5. Magtapos tayo dyan. Kasi we do not live for ourselves eh. We live to be used of God. We live to be a channel of blessing. The blessing that we can channel to people is salvation. To let them know the right information that God has died for them and their sins are fully paid. Yan ang ating ini-emphasize. Ngayon, huwag natin gawing excuse. Sabi dito sa verse 14, 2 Corinthians 5:14, "For the love of God constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we are all dead." Verse 15, "And that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him who died for them and rose again." O mga kapatid, hindi tayo nabubuhay para sa atin. Kasi kung ipilit mo yung gusto mong plano, ay, ang gusto kong plano, Brad David, eto eh. Ayoko yung plano ni Lord sa akin. Ah, bahala ka. Maligaw ka ng landas at hindi ka makarating sa tamang goal na tinakda ng Diyos sa'yo. I'm saying this because young people pa tayo eh. Ah, hindi ako exempted. But may pagkabata pa ako eh. Ibig sabihin, meron pang plano si Lord para sa akin. Pero kung hindi ako magtino, mawala ako sa landas, wala yung plano ni Lord para sa akin. Kasi habang bata tayo, marami pang challenges yan. Akala nyo, alam mo, feeling matured tayo. Akala mo, feeling matured ako. Hindi. Marami ka pang dadanasin na matetest ang iyong faith, ang pananampalataya mo. Kung talaga bang nagtitiwala ka, ang dali-dali magsabi, "I trust God." Ang dali-dali magsabi, "I have faith in God." But when trials come, can you still say you trust God? So this is a challenge, yung conviction natin, mga kapatid. Baka sayo mong trust, you trust God lang kasi sa sarili mo lang eh. But is it really by faith? Kaya mga kapatid, in our life, hindi lang bilang kabataan, kundi sa ating pagharap sa mga trials and challenges, there is always God's plan, and there is always God's provision, and there is always God's preparation. Ano? He always prepares. He enables. God will not make you go through anything if He knows you are not able. Mga kapatid, bago tayo mag-close, ibuksan natin sa Bible yung sa New Testament. So where He calls, He enables. Wait lang. Kamusta kayo dyan habang nag-open tayo ng Bible sa 1 Timothy 1:12? Okay pa ba kayo dyan? Are you good? Thumbs up kayo, thumbs up. Thumbs up naman dyan. Yes, good. Yan. Wow, nice. Nakakamiss kayo. Oh, nakakamiss. Nakakamiss kayo. I hope to be with you sometime this year. Makauwi din. Ito ah, if you have God's plan, God's provision, God's preparation. Sabi niya dito, "And I thank Christ Jesus, our Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry." Kung nasa ministry ka ng Panginoon, kapatid, God enabled you. Kung buhay ka ngayon, God enabled you. Kung may pinagdadaanan ka ngayon, God enabled you. Kahit maray plano ka, kung God will not enable you, kapatid, you need to humble yourself to God and ask God to fill you with the Holy Spirit. Kung hindi ka paligtas, make sure that you have faith in the Lord Jesus Christ. Make sure tinanggap mo siya, by faith. Ini-emphasize natin kasi maraming Kristiyano lang sa bibig.
Siguraduhin natin, ligtas tayo, yung pananampalataya natin is dun sa finished work of the Lord Jesus Christ that He died for our sins. He was buried. And after 3 days, He rose again. Buhay ang Diyos natin. Buhay. Yan ang i-share natin. And sabi mo, hindi po ako marunong mag-share. Sabi niyan, God will enable you. You know, how much do you trust God? We have examples in the Bible, in the book of Job, that Job suffered a lot of loss. Ikaw, namatay lang pusa mo, iyak ka na. Oh. Nabasag lang cellphone mo, friend. Ah, nabasag lang cellphone mo. Galit na galit ka na. Nakalimutan mo na yung pagiging Kristiyano mo. Ano? Gagalit ka na. Huwag niyong kalimutan na anak kayo ni Lord. So anything that happens, masama man yung nangyari, ah, there is God's plan. Alam nyo, sa maraming pagkakataong ito, maraming unexpected challenges sa buhay, lalo sa akin. Siyempre, again, sinasabi ko nga sa inyo, I am a licensed criminologist. I am eligible for any position or basic position in the government. But, you know, nasaan kaya ako ngayon kung sa gobyerno ako nagtrabaho? But let me tell you this, anywhere I am working for God because He had enabled me to be in the ministry. Ang ministry, hindi lang naman confined dyan sa isang lugar, mga kapatid eh. Kayo, akala nyo, sa church lang kayo may ministry. No, the more na lumabas kayo, the more may ministry kayo. Ministry nyo is the lost souls, mga kapatid. Kaya do not say, sa church ako, kaya dun lang ministry. No, wag nyo sabihin dun lang kayo. You have friends. May mga kakilala kayo na hindi pa ligtas. And that is your ministry. And God will enable you. And that is our challenge for tonight, mga kapatid. So let us pray. Dear God, thank you for the blessing of your word. The challenge, Lord, that we should continue on. Truly, we have our plans, we have our goals. Pero kayo po ang masunod, Panginoon. And help us to trust you in your plan. And thank you, Lord, for the provision that you have given to us. That we are in good health, hindi kami nagkakasakit, maayos ang aming pag-iisip. At maganda ang aming lugar. Malaya kami na makapag-share ng Word of God even through text or Facebook chat or any channels that we can share God's Word. Giving tracts, calling people. Thank you, Lord, for that provision. Especially, Lord, for your Word. Especially, Lord, for our pastors, our leaders. And dear Lord, thank you for the preparation. Help us, Lord, to always be sensitive to the Holy Spirit so that we will be prepared by your word. Help us to be diligent. Maging masipag kami, Lord. We need you para magapi namin ang kaaway na humahadlang na kausapin ka namin sa pagbabasa ng iyong salita. Tulungan nyo kami, Lord, na magtagumpay na every day we should read your word so that we will be equipped, we will be strong. And that we will trust your plan, your provision, and preparation. Bless now this brethren. Salamat sa mga nag-attend ngayong virtual. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Hoya, for that wonderful devotion. Now let's proceed to our reflections. Let's hear our reflection. Brother Daniel comes first.